na naman si Ivana ST Iguana dahil linggo at hindi gaanong busy. Pero siyempre kahit linggo, kung hindi naman busy, hanap pa rin tayo ng paraan na gagawa tayo ng kung ano-anong mga bagay na dapat abalahan natin. So ngayon, linggo, dahil si Aki magaling na sa kanyang ubo at sipon, almost 14 or 16 days yata na talagang nagsiservisyo ako. Puro puyat at pagod para yung may baby ka na kahit papano alagaan mo talaga siya. So ngayon magaling-galing na at may konting ubo pa rin pero carry lang. Paliguan ko na rin siya dahil mukhang amoy mandirigma na rin yung aking alaga. So kailangan ko rin umpisahan mamaya. At hito siya ngayon, medyo tulog pa at nakikiramdam na sa aking gagawin. Dito nakaprepare na yung kanyang paliguan na balde or saka tabo. So yan, andito si Aki sa baba. Ayan si Aki, medyo natutulog pa. Gustong-gusto niya dito sa may medyo basa na dahil malamig-lamig. At mamaya, ready ko lang yung kanyang pampaligo para kahit papano umpisahan ko na. Kaya mag-iinit din ako kahit papano ng tubig para hindi gaano maano yung katawan niya na mabibigla sa kanyang dahil matagal-tagal din ako, almost 14 days ang sacrifice niya na grabe yung ubot sipon na parang talagang napaka-dry. So ngayon, thanks God at magaling na si Aki. Paligoan. A few moments later. Dahil walang shampoo si Aki, tipid-tipid muna kami ngayon. Ito lang muna yung kanyang shampoo. Pagtsagaan lang muna namin. Sa panahon ngayon, medyo taghirap. Kaya kung ano lang ang meron at mapaliguan ko ng maayos. Ayan. Yung iba naman din, pag walang shampoo, ito yung ginagamit. So, sabi ko, subukan din natin kasi wala namang budget na extra. So, yan na lang ang gagawin natin. Naka-ready na yung kanyang, and then yung kanyang tubig na may balde at nag-init na ako ng konting tubig para at least maano man lang yung lamig. One eternity late. While preparing Atis to the tubig, paligo at ang balde tubig, ayan. Dito si Ate, Ayan si Ate, maliligo na kami. Ayan, ready na ang kanyang tubig. Ayan, medyo alam niya yung kanyang kasi kaya. Ayan, maliligo ko na si Ate. Wait lang, baby boy. Ayan, let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shampoo ni Ate, yun. Original. J-O-Y. Yun lang. Yung shampoo ni Ate. Yan. Saglit lang natin. Presko kasi madali. Pag tanghalin tapat, grabe ang init. Nakakagal ka na, babe. Dali na natin kasi galing pa sa. Yan.
Ate, ako nababasa na. Maliligo na rin si mama. Bali, nababasa ako. Basta, yung paliguan na si ate. Ayan. Thanks God. Mabango na si ate. Basa na ako, pero siyempre. Ayan na. Later. Ayan, inubo-ubo pa rin naman siya. Ayan si Aki. May ubo pa rin. Kahit pa paano napaliguan ko na siya. Medyo maka, ano man lang din, maka-fresh din yung kanyang, ano. Ayan si Aki, oh. Bagong paligo. Ayan, nagpapahinga si Aki. Suklay natin yung kanyang buhok. Yung kanyang balahibo. Press ko ng feeling niya kasi nakaligo na siya. Bait ni Aki nito eh. Nakakatuwa eh. Si Aki ay turning 8 years old na this October. October ang ano ni Ate. So, may kaidaran na rin naman pero nakakatuwa din naman na still thankful ako dahil gumaling at naka-recover siya sa kanyang karamdaman sa sakit. So, ayan si Ate. Malinis na siya, mabango na si Ate. At presko. Thank you Lord for giving Aki another chance to live. Ayan. Ayan. Thank you everyone. God bless. Meanwhile, si Aki maligo. Si Iguana na ang maligo. Ayan. Si Aki dumaan. Ayan. Maligo muna. Tapos na si Aki maligo. So, si mama niya na ang maligo.
iguana. Bibana is the iguana. Ayan, natapos na ako maligo. Ayan. Kahit pa paano, i-press na press. Mag-bis na lang mamaya. And then, i-prepare ko na naman pagkain ni Aki. Eventually. Press ko na si Lola Ivana. Ayan na siya. Press na press na. Ayan. O, diba? Bonggang Ivana. Ivana! Este Lola Ivana! Hi guys, God bless everyone!